show back with a vengeance. Bethany, Jedi, si Bethany. Tahimik na kami dito. Ano ba? Yan lang ba ang kaya mong gawin? Manggulo dito sa pamilya ko? Ano ba sa tingin mo? Pupunta ako dito ng hindi importante? Para manggulo lang? Kung gusto mo, tawagan mo yung mama mo para malaman mo nagsasabi ako ng totoo. Hindi niyo alam ang danger na nasa paligid niyo. Lady Prima, tumawag po kayo kanina sa akin. May sinasabi po kayo tungkol kay Bethany. I just called to say na tigilan mo na si Bethany. Pero sabi niyo po may aalamin po kayong sekreto niya. Lillian, if you're looking for answers, huwag dyan sa pamamahay mo. Jaime, Bethany's a good person. She's the right woman for you. Kaya magpakasal na kayo kaagad. Bravo! Best actress in a dying road! Kung wala sa pamamahay ni Lady Prima, malamang nasa bahay ni Bethany. Doon niya tinatago. I just want to be your wife, Jaime. I just want to be their mom. I'm sorry. Tita, sorry. Miss Bethany? Tugo po ba yan? What? Ayan po. Ate, what's that? Red ink from the office. Sure. Yeah. Excuse sure. me, papalit muna ako ng damit. Sure ka na ba talaga sa kakakuin mo? Kailangan ko makahanap ng sagot. Mabuti nahanap mo yung address ni Bethany. Parang familiar sa akin yung lugar na to. Nalaman ko rin kasi kay Arthur na nakapunta na siya dun sa iba pang areas. Dalawang areas yata yun. Wala rin daw Kendra ang nakita. Hindi tayo pwedeng tumigil. Kailangan mahanap natin si Kendra. Doon lang ako matatahimik, Jaime. Alam ko, alam ko. Opo! Tama. Nakarating na kami dito ni Jaime. Nung hinahanap namin si Kendra, nung nakatakas siya sa mental hospital. So ano, madam? Ready ka na? Yung plano natin na yung napag-usapan natin, madam, ha? Oo, Whiskey. Oo, sige. Manong guard! I think nasira yung car ko. Pwede ba help? Kuya, thank you, ha. Pumpay-pay ko naman. Ano kasi, hiniram ko lang kasi yung sasakyan. So, ano, hindi ko alam kung paano. Ayuhan, salamat, ha. Nakausap mo na ba si Nanay? Hindi po siya umuwi. Ano pa nangyayari? Feeling ni Nanay hindi okay si Mamita. Dahil meron siyang hinala na may sikreto si Bethany. Well, to be honest, I still feel weird about her. Kasi dati when she reacts, calm lang siya. And lately, she's always irritated na. And kanina, I asked her, sabi niya pupunta siya sa office. Pero kanina, when I called the office, wala naman siya doon. Ano? Eh, di ba sabi niya nakuha niya yung red ink sa office? Hindi kaya dugo yun? Well, I don't know. Pero kung hindi sa office, saan siya nagpunta kanina? Eh, hindi kaya may tinatago talaga yung Tita Bethany mo? We need to find out. Ano yun? Sasakyan lang yun, kaya kailangan mo mas tingnan pa yung sasakyan mo. Hindi ah, parang galing sa loob ng bahay. Hindi, hindi, guli-guli mo lang yan.
Here, Betty. Pag malungkot ka, tingnan mo ang picture na to para maalala mo kung gaano tayo kaganda kapag happy tayo. Salamat kasi mula bata pa tayo hanggang ngayon, nandyan ka para sa akin. Mahal kita. Happy birthday. Love, Kendra. Si Kendra? Si Kendra ba itong kasama niya? Teka, teka. Ano nga ulit yung plano natin? Ako mag-fishaw kay Tita Beth and hindi ka kailangan mo maghanap ng kahit ano sa room niya. Hindi ka umahi. You need to make sure na hindi papasok si Ate Aura sa room. Yan ano ba? Kinakabahan naman ako sa'yo eh. Paano kung pagalitan tayo? Hindi yan. Ano, G? Bilis, get in the car na. Sir, saan yun? Kuya Guard! Kuya, huwag ka muna pumunta dyan sa loob! Kuya Guard! Kuya Guard, huwag ka muna pumasok sa loob! Kuya Guard, pumasok ka na ba? Kuya Guard! Kuya Guard, huwag ka akit sa taas, ha! Huwag ka akit sa taas! Hello, Henry. Papunta na ako dyan. Ihanda mo na yung guest of this honor natin at meron akong dadalhin dyan na regalo. Isang sorpresang hindi niya makakalimutan. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Wala! Ano yan? OMG! Is that what... Tita Bethany? Are we following her? We are following her. Huwag masyado malapit, bro. Baka mahalata tayo. Ba't ba natin siya sinusundan? Ano bang meron? May gusto lang kaming i-make sure. Sorry ah, Cedric. Naistorbo pa namin kayo. Ano ka ba? Okay lang yun, Mai. Besides, bored rin ng game sa house eh. Tsaka, masaya kaya nito. Kasama tayo lahat. Okay nga yun, para tayong mga detectives. Susundan niyo pa ako. Tinatext mo si Miss Bethany? No! Ba't mo siya tinatext?
Hindi! Give me your phone. Ano ba? This is private! Baka na yan! Hindi! Pabasa mo! Uy! Baka na yan! 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 Sige, tingnan ko kung mahabol niyo pa ako. Brianna! Brianna! Hello? Ano? Madam, nilooban tayo. Ano? Ang tanga-tanga mo naman! Nahuli mo ba? Nakatakaso yung babae. Si Lillian yun ah! Anong nakuha? Lumang picture oh. Pero kalahati lang. Identification sa likod. Happy birthday. Buisit! Babaeng yun! Sunugin mo! Sunugin mo lahat ng pictures! Sunugin mo! Opo ma'am, opo ma'am. You owe me one, mommy. You were really such an idiot, but it's your fault. Traitor ka kasi guilty ka. Tama na! Ikaw na may kasalanan nito eh! Itawan mo yung kapalit! Tama na! Stop! Guys, look! Nawala na yung kotse ni Tita Bethany. See? Nang dahil sa'yo, hindi na natin nasundan si Tita Bethany. Ikaw kasi eh, kung saan na pinakita mo lang yung phone mo, hindi tayo aabot sa ganito. First of all, hindi ka obligation na ipakita sa inyo yung phone ko. This is a private property. Oh, really? Or maybe kasi ayaw mong masundan natin si Tita? Oh, ha? Kasing praning ka pala ng nanay Lillian mo. Don't you get me started, ha? Ang lenta! Ano ba kayo mo? Ano yan? GPS? Oo. Nag-stuck yung sinabi mo sa akin kanina yung sa tracking. Kaya sinubukan ko i-track yung cellphone ni Bethany. Pero hindi siya na-enroll sa family lookup natin eh. At naisip ko na i-track yung cellphone ni Mamita. And guess what? Si Mamita yan? Isn't she in Singapore already? Pero nakatrack yung cellphone niya dito. Eh, what if kung hindi siya pumunta ng Singapore? Paano kung pinuntahan niya yung nakakaalam ng sikreto ni Bethany? Paano kung nalaman niya? So tingin niya ba, doon siya pupunta? Only one way to find out. G kayo? Tara, G. Tara! Go ha! Labok ng imagination niyo! Uy, kaya-kaya natin puntahan yan! Ano? Tara, ano guys? Ano? Let's check it out? Tara! 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 Tara. Dahan-dahan lang ha! Hoy! Sige, pupunta! Oh, teka lang! Kasama! Kasama! Ano to? Lillian, ikaw na naman? Jaime, may sasabihin ako sa'yo. Ikaw na naman babae ka? Ano ginagawa mo dito? Pwede ba umalis ka na? Bago mo ako paalisin, may kailangan munang malaman si Jaime tungkol sa'yo. Alam mo, hindi kami nakasubscribe sa Lillian drama series. Kaya wala kaming pakit. Kahit tungkol sa sekreto mo, Bethany? Or should I say, Betty? Natatandaan mo ba ang kasama mo dito? That was a long time ago. Hindi ko na maalala. Basta ipapaalala ko sa'yo, ang batang to ay si Kendra. Lang yan. At least alam natin na dito yun. Okay, so si Ella at Len na lang yung may GPS, kaya dapat siguro maghiwa-hiwalay tayo. So 8 tayo, dapat tig-apat tayo.
This is ridiculous. Obviously, wala dito si Tita Bethany. Nakikita niyo ba yung car niya? Di ba wala? And si Mamita talaga? Alam mo, Brianna, wala namang pumili pa sa mama ka dito. So I suggest you go home instead and stop being such a nitwit here. Len, mamaya na yan. Basta kung saan si Len Len, dun ako. Gusto ko saan din si Ella, dun din ako. Yung po namang gusto mo ka sa akin. No thanks, mabagal ka maglakad muna. Ano? Naman kayo eh. Wait huh? Lang, wait lang. So, Ella at Uno, kayo yung magkasama. Brianna, sa kanila ka sasama. Lenlen at Fonsi, sa kanila na lang ako sasama. Tigtatlo na bro, saan ka? Cedric, I suggest sa amin ka na lang sumama. Okay, okay. Sa group niya na lang ako, May. O ano, tara na? Tara. Pero wait lang, hindi ba tayo dapat tumawag ng polis? What? Bakit natin kailangan tumawag ng mga polis? May crime scene ba? Di ba wala? So chill lang. For sure, mag-aaksaya lang tayo ng oras dito. Hindi na natin kailangan i-involve ang mga authorities. Baka mapahiya lang tayo. True. Guys, I'm with Brianna on this one. Besides, marami naman tayo eh. And I think whatever happens, you can handle it. Game? Para kay Lady Prima? Para kay Mamita. Let's go! Jaime, si Kendra at si Bethany ay magkababata. Matagal na tayo niloloko ng babaeng yan. May plano sila laban sa atin. Laban sa inyo. Lillian, mag-content creator ka na lang dahil mahilig ka gumawa ng video. Hindi papasaya mga ebidensya mo sa korte. Una-una sa lahat, it's manipulated, tampered, at punit pa para matago mo yung totoo. Paano hindi mapupunit at nakapag-agawan ako dun sa guard mo? Now I remember, that was my friend, Flora Lynn. Sinungaling ka? Kaya kong patunayan to. Sa tingin mo hindi malalaman ni Lady Prima kung kaibigan ko talaga yan si Kendra? Eh kung magkaibigan nga kami, eh di sana alam na ni Lady Prima noon pa because I've been working with her for a long time. Isa pa, kung magkaibigan kami, bakit niya ako papatayin? Jaime, nagsasabi ako ng totoo. Hindi ako nagsisinungaling. Sayang lang ang ating effort, ang ating oras, at ang oxygen namin sa babaeng katulad mo. Hindi ganyang klaseng babae yung papaniwalaan mo, Jaime. Get out! Umalis ka nga! Alis! Alis! Pwede ba? Tama na. She's provoking me! Pinabalik! I think I sprained my ankle, Jaime. Balil yan! Tira mo naman yung ginawa mo! Umalis ka na nga! Umalis na nga kayo! Umalis na kayo! Alam mo, Lillian, you had enough. Okay? Wala ka nang ginawang matino eh. Kaya kung po pwede, umalis ka na. Tigilan mo na kami! Both of you live! It's okay. So, bakit ka pala natin sinusundan si Tita Bethany? Feeling lang namin meron siyang tinatago. Wait nga lang! That again? Ano ba naman kayo? Walang tinatago si Tita Bethany. Napapraning lang si Nanay Lillian. Wait guys, ganito na lang. Maghiwa-hiwalay tayo. Para mas madali ah. Ella tayo magsama. Brianna tayo na magsama. Stop ko tayo! Okay lang bro, may next time naman. Tara na, hanapin lang kami si Tita Bethany. Okay na lang. Dahan-dahan lang. Kenzie, saan mo? Here. Pwede natin ipa-x-ray to para malaman natin kung may fracture. Jaime, okay lang ako. Ang hindi okay sa akin si Lillian. Pagod na akong makipagsigawan sa kanya. Makipag-away. And most of all, I am tired defending myself against all her accusations.
Sinabi na ni Lady Prima na wala akong sikreto, pero gumagawa pa rin siya ng mga kwento against me. Jaime, natatakot ako na baka mamaya one day maniwala ka. Yung mga bata, paano na nila akong tatawagin na mami? Bethany, don't worry. Nakausap ko naman na si Lillian. Siguro naman, titigil na siya. Siguro? There's only one way to be sure. Magpakasal na tayo, Jaime, please. Pumayag na naman si Lady Prima maski wala siya, magpakasal na tayo. Lahat naman ng mga requirements natin, nandiyan na, okay na. Meron naman akong kilalang judge. Maski bukos na bukos, magpakasal na tayo. Pwede ba, Jaime, tapos umalis na tayo dito sa Pilipinas? Para hindi na tayo guluhin ni Lillian. Para matahimik na tayo. Carla. Carla. Carla, parang may tao sa labas. Huh? May mga tao. Basta may narinig ako, maghiwa-hiwalay tayo. Kami ni Lenlen doon kami, tapos kayo, doon na lang kayo. Tara na. Maganda. Stay! Huwag nga kayo maingi dyan! Pina-check ko na kay Whiskey yung hotel ni Lady Prima sa Singapore. Pero, hindi siya na-check sa flight niya.
Eh, di ba, sabi niyo po nakausap niyo po siya, tapos nasa Singapore na po siya? I, Kendra Fajardo Claveria, proclaim the new Duchess of the Dead! Di Prima, huwag kang susuko! Paano yung anak mo? Paano yung mga apo mo? Huwag mong hayaan na hindi malaman ng pamilya mo na siya si Kendra. At last, victory is mine. Jaime, you take Bettina to be your lawfully wedded wife? Itigil ang kasal!